Magandang umaga mga kabro. Mayong buntag sa iyong panandiyan sa mga Bisaya na kababayan ko. Sa karon mga kabro, sa ngayon, bali, wala tayong pasok ngayon. Dahil ay katapos na ang Pasko. Bali, ang tres pang balik natin sa trabaho, sa pinasukan namin. Bali, ang gagawin natin mga kabro, may gagawin ako dito sa bahay na nagawa tayo ng table. Ito mga kabro, bali tapos ito mga kabro na table. Dala ko to galing sa trabaho namin. Ito ay dating table, kaso ang paan ito ay sira na. Round table to mga kabro, medyo maliit lang. Kaya bagay sa bahay natin to. Ang ginagawa ko mga kabro ay ginawaan ko na siyang paa. Bali ang paa niya ay ginawa ko lang tatlo. Ito yun. Kung bago pa kayo sa channel ko, huwag yung kalimutan na mag-subscribe at saka mag-share sa video na to. At saka pindot na lang din sa notification bell yun para updated sa mga video na upload ko. Okay. Ito yung mag-table mga kabro. Ayan. Medyo may kalumaan na pero matibay pa rin siya mga kabro. Yan. Tapos itong ginawa kong paa. 2x3. Tapos nilagyan ko lang siya, kinatam ko siya. Tapos pa-slanting ko para magandang naka-slanting din sa ano. Mga ganun din siya sa table natin. Yan. Yan siya. Balay pa pina-slanting ko siya para maganda tingnan mga kabro. Yan. Pag-slanting ko dito mga kabro, balay kinatam ko na lang siya. Tapos ginamitan ko sa itak para medyo mabilis-bilis ang natin. Para mabilis-bilis ang trabaho natin, ginamitan ko siyang itak. Tapos pagkatapos gamit ang itak, kinatam ko. Yan. Pwede nito sa ganitong style. Yan. Bali, tatlong piraso. Okay, ayusin ko mato para makapitin natin. Kailangan natin ng epoxy para pandikit ito para matibay naman mga kabro. Kung wala kasi epoxy, kung i-direct natin ito siya pako, baka maano lang, mabunot lang. Kaya kailangan natin ng epoxy para matibay ang paa na ikabit natin. Kasi wala man ko epoxy dito, bali kasi yung kasama ko sa trabaho mayroon siya, bali mahingi lang tayo ng epoxy. Okay mga kabro, bali nakahiram na ng epoxy. Ito ang sinasabi ng epoxy mga kabro. Ayan. Ayan. Pag bibili ka ng epoxy mga kabro, ito ang gamitin mo, Pioneer epoxy. Ito ay E. Dapat may B din pag bibili ka. Ayan. Ito siya B. Ang bibili, pag bibili ka ng epoxy, dapat EB talaga mga kabro. Para ito, pag haluin kasi natin ito eh. Pagsamahin natin yung dalawa para magandang yung dikit. Kasi pag isa ka lang, kasi mga kabro, pag isa lang ang gamitin mo, wala, hindi didikit yan. Alam na ng hardware dyan mga kabro kung bibili ka. Bigyan ka talaga ng EB dyan. Okay. Haluin mo natin. Bale, inukaan ko dito. Ibaw natin unti para matibay talaga siya. Yan. Nagkanoon siya. Yan siya, paan niya. Dito na isa. Dito na isa. Para tatlo lang kasi itong nilagay ko mga kabro. Yan. Yan ang pagkano natin.
tinatapos na ang ginawa ko na lamisa, mga kabro. Yan. Okay. Ikutin natin. Yan. Yan ang maliit na round table ko na ginawa. Paa lang ginawa ko. Hindi yung cut mismo. Kasi gawa na kasi ito, mga kabro. Dating ano kasi ito. Lamisa na. Kaso nasira yung paa. Kaya ginawaan ko ng panibagong paa. Okay. Yan po nga kapro. Bale, na-epoxy ko nga ito siya. Para kasi ang epoxy kasi mga kapro, yun ang nagdagdag patibay sa paa. Tapos hindi ko na siya pinakuan, kundi in-screw ko na mismo. Kasi ang screw, ikumpara natin sa pako, mas matibay ang screw talaga mga kapro. Kasi ang screw may thread kasi yun. Pako, bali diretso kasi ang pako, may pabuhay pa siya mabunot. Ang screw kasi, buras na kumapit ang thread yun. Di basta-basta mabunot yung makabro. Kapit na kapit yun siya. Okay, yan. Buti natin ito tagayan. Ngayong New Year. Kasi yung Paso, hindi ko ito nagawa. Kasi nandala ko ito siya, ano pa, yung 24. Yan. Magandang design. Pwede natin kainan. Hindi siya tagayan. Ano? Medyo maliit lang siya, pero maganda tingnan kasi, ano. Dati ito, ito mga kabro, dati itong ano mga kabro, bari mayroon to siya ano, mayroong biring, umiikot to siya dati. Kaso yung pagdating dito mga kabro, sinakyan sa mga anak ko, yun, nasira, natanggal yung mga bulitas, hindi na magamit, medyo naglalak na siya, nasira yung biring, kaya yun, fix na lang ginawa ko. Okay mga kabro, hanggang dito na lang, maraming salamat, sana nagustuhan nyo ang ginagawa ko. Okay, maraming salamat ulit. Happy New Year. Kasi pa New Year na tayo.